Hello mga paps. Meron nga pala problema yung motor ko. Ayun, nawawalan siya ng minor, yung pinaka main issue ng Borgsman Street Suzuki. Yan, baka naman yung ISC problem. So masyadong malambot kasi yung spring na yun. So may nakita ko sa YouTube. Yan, gagawin ko, i-manual reset ko siya since nawala akong diagnostic tools na gamit. So bago ibalik yung spring na yun, kailangan ko gamitan din ako. Hindi kasi ako pwede gumawa dito sa kalsada kasi matitikitan tayo. Mas maganda na kung uuwi tayo dahil medyo malapit lang din naman ako. At kilalabas ko lang din, nakadalawang pasahero ako. Medyo maambun-ambun nga rito sa BGC pero tatakbo tayo pa uwi. At kukuha muna ako ng pasahero. At yan na, may repasukan ako papunta dyan sa may south signal lang. So pick up ko sa may market. So okay lang yan mga paps. So ang nahirapan kasi ako mga paps kasi namamatay-matay siya. Kailangan ko bigyan ng bigyan. So para matapos yung pinaka main problem, uwi muna ako. So ayan na nga Suzuki, baka naman maayos yung problema to. Ayan yung IC problem. Hindi ko na dinala sa kasa, medyo malayo kasi itong pinagbilang ko ng motor sa sukat pa, sa Wheeltech sukat. So kaya naman natin gawin dahil mekaniko naman tayo. Paano ba? Kulang lang tayo sa gamit mga paps. Pero sis kaya naman natin i-manual. So para din na rin tayo gagastos ng labor at ng gasolina papunta doon sa sukat. So tayo na rin ang gagawa sa mga Suzuki Borgsman Street EX o Suzuki Borgsman Street na owner. Ayan, so para sa inyo to, hindi ko lang pinakita yung video kung paano ko inikot. Meron naman dyan sa YouTube mga paps. So huwag na kayo magpalit ng manual ISC. Mas better kung palitan nyo lang yung spring ng ISC. So shout out, ito panoorin nyo. Hello mga paps. So yun, may problema yung Borgsman Street EX ko. Yan, wala. Ito yung main issue ng Borgsman. Kahit Borgsman Street or Borgsman Street EX. So, na natamaan tayo nung issue niya, yung IC problem. Yan. Ito yung, kaya ko masabing IC problem, kasi ito siya, oh. Kaya niya tumuloy. Yan. Pagka binigyan mo siya, tumutuloy siya. So, ayan. Namamatay. So, eto yan. Kailangan kong kalasin. Kailangan natin kalasin yan. Ito nga pala, oh. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Yun mga paps. Nakalas ko na. Ito yung ISC niya. So, ikutin lang natin yan asagad. Tapos may spring yan. Laglag lang hanapin natin. So, i-adjust ko muna. Yan. Ang main issue kasi dito, itong spring. Sobrang lambot kasi na ito. So, yung sa NMAX kasi, medyo matigas yun. May kasama pang bulbo. Huwag nyo kalimutan guys na, ito dito, linisin nyo muna bago nyo ipasok. So, gagawin natin. Linisin muna natin yung loob bago natin siya i-manual reset. Yan mga paps, nagka-minor na. Ginawa ko lang. Kinalas ko itong ISC niya. Tapos, sinagat ko sa PF. Tapos, inikot ko siya ng 6.5. So, ayan. Okay na. Pwede rin niya bago nyo. Ayan, minor na siya. Kaka-calibrate natin. On-off nyo lang yung susi. Ang dalawang beses. Ayan, saka start natin. So, ayan. Okay na. Nagka-mirror na siya. So, yun yung main issue ng Suzuki Borgsman Street EX ISC. Madali lang siyang ayusin mga paps. Tapos, inunat ko lang ng konti yung kanyang spring. Mas maganda palitan yung spring ng pang NMAX. Huwag na kayo mag-manual ISC. Mas maganda kung palitan nyo ng spring ng NMAX. Ayan o. So, 7,000 lumabas na siya. Kaya-kaya nyong kalasin. Gamit nyo lang to. So, yun lang mga paapsi. So, isprayan ko na rin to para malinis. Ayan, okay na. Please, hindi na mamamatay-matay. So, normal na yun. Lalabas siya. So, walang problema. Susunod na. Okay na yan. O, oh, diba? Nais natin kagad. Walang kahirap-hirap. So, para yun sa mga Suzuki Borgsman Street
EX-Man o yung version 1 o version 2. Maraming salamat! Paalam! Comment na lang kayo na gusto magpa-shoutout at isa-shoutout natin sa susunod na video.